Hello mga kakasyones! Kung napanood nyo yung previous video namin, meron kaming nabiling paa ng kambing. Alam namin ang ilan sa inyo na nanonood ngayon ay hindi kumakain ito. Meron kasi itong hindi kaaya-ayang amoy. Pero kapag niluto ito na maayos, naalis naman yung amoy at napakasarap kainin. Ito nga't nagpakulo na si Prince ng tubig. Ito ay may halong asin, dahon ng laurel at pamintang buo. Ang sabi niya, papakuluan muna yung paa ng kambing dito ng mga 3 to 5 minutes para maalis yung lansa at dumi nito. Pagkatapos ng pakuluan, hinango na niya ito. Hindi kasi natin alam kung saan nagsuot tong mga paa na to. Char! Kaya naman, hinugasan ito na mabuti ni Prince at nilinis. Hindi siya masyadong nahirapan sa paglilinis kasi halos malinis naman na. Inalis niya lang yung mga konting natitirang buhok. Mas madali daw itong linisin kapag napakuluan na. Handa na nga si Prince ng panggisa. Kailangan lang daw niya ng sibuyas at luya. Isang buong sibuyas at maliit na luya ang ginamit niya dito. Ayan na nga at magigisa na si Prince! Winner! Una, nagpainit muna siya ng mantika, saka na niya iginisa yung luya. Yung iba, inuuna ang paggisa ng sibuyas, pero diyan nagtataloan kung ano ba dapat ang mauuna. Pero sa amin ni Prince, ang importante ay maluto ng maayos, malinis at higit sa lahat masarap ang pagkain, di ba? Nilagay na rin ni Prince yung kanyang paa. Este, paa ng kambing. Nakapagpa-foods pa na to. Char! Nilagyan na ni Prince ng tubig upang pakuluan ito hanggang lumambot. Konti lang daw muna para mas mabilis lumambot. Hindi siya gumamit dito ng pressure cooker kahit meron naman kami. Sabi niya, baka daw madurog o masobrahan ang pagkaluto. Mas matutukan niya daw kasi kapag ganito, hindi naman daw siya nagmamadali at hindi naman masyadong matigas at bata pa naman daw yung kambing na nabili namin. Kung tititigan mo yung paa na sa 6 months old pa lang, char! Pero kung meron kayong pressure cooker at nagmamadali kayo, pwede nyo naman gamitin ito basta bantayan nyo lang. Medyo lumambot na yung paa at nagdagdag din si Prince ng konting sibuyas, pampadagdag lasa. Naglagay na rin siya ng patis at pamintang hindi masyadong durog, mas masarap daw ito kapag sinabawan ang niluluto. Mas nalalasap mo daw kasi yung lasa ng paminta. Nagready na rin si Prince ng kangkong na isasahog sa niluluto niya. Sa kanila, hindi daw sila naglalagay ng gulay sa sinigang na kambing. Ang nilalagay daw nila ay kamyas. Yun na rin ang pampaasim nila. Since wala naman daw kamyas, ito na lang daw at para sa mga sinigang naman itong gulay na ito. O yan, ang dami ko nang sinabi. Malapit na rin maluto yung paa sa wakas. Depende naman sa inyo kung gusto nyo ng maraming gulay na isasahog. Basta sarapan nyo ha! Nagdagdag pa pala si Prince ng tubig para mas maraming sabaw. Yan, luto na! Maraming kanin na naman mauubos ni Prince nito! Winner! Salamat sa panonood mga kaokasyones! Till next time, and God bless!